Kaoto, meron po tayong papalitang automatic transmission filter ng Mitsubishi Mirage. Yan po, mapapansin nyo, napakarumi na po yan. Ayan. Tapos yung kanya magnet, yan, mapapansin nyo po yan. Lahat po ng automatic transmission meron pong ganito, may magnet po siya para ma absorb niya po lahat ng dumi ng automatic fluid, transmission fluid. Ayan po, yan po yung kanyang magnet, dalawang piraso po yan. Kaya importante po sa automatic, kapag magpapalit po kayo ng langis, tatanggalin po yung crankcase para malinisan pong maigi yung kanyang dumi sa ilalim ng crankcase. Katulad po niya, magnet na yan, nasa loob po ng crankcase yan. Yan, so nakikita niyo po, napakarumi po niyan. Yan, po, samahan niyo po kami para magawa po natin itong mirage na maayos, tsaka matanggal po yung kanyang problema. Ang naging problema po nito, delay shifting na po siya, kasi ang kanyang tinakbo po is nasa 75,000 km na. Ngayon pa lang papalitan ng transmission oil. Yan. Kaya yan po ang importante, bago po tayo umabot sa ganung kilometer, dapat po mga 40,000 pa lang mabuksan na po yung crankcase ng transmission at mapalitan po ng ano, bagong langis at malinisan po yan. Yan. Ayan po mga kaoto, nilinisan na po natin. Ayan, malinis na po yung kanyang magnet. Gamit dinala ko rito. Tapos yung kanyang filter, yan, hindi naman po pala kailangan palitan. Kasi yung kanyang filter, ano po yan, strainer. Ayan po, strainer. Kaya hinugasan lang natin. Hindi katulad ng Montero, palit ito eh. Yung Montero po kasi yung kanyang strainer, plastic yung housing, tapos yung kanyang loob is papel po siya, kaya kada po magbubukas ng crankcase, magpapalit po ng filter. Ito pong Mirage, hindi po kailangan palitan ng filter, hinugasan lang natin. Tapos importante po pag ibinalik, ito po yung o-ring. Huwag po kakalimutan ilagay ang o-ring para walang singaw. Tapos ito pong crankcase, ito po yung kanyang filter, luma na po ito, lalagyan lang po natin ng konting silicone dito na manipis na silicone lang. Ayan, para naikabit na po natin. Malinis na po, naikabit na po natin yung crankcase. Ayan, lalagyan na rin po natin ng silicone. Ayan, kakabit na po natin. Ayan, sa ilalim. Ito po yung kanyang crankcase. Yan, dito po nakakabit yung kanyang filter. Mayroon po yung tatlong tornilyo. Kaya pupunasan po muna natin yung mga langis na naiwan para malinis na malinis. Para pagka nilagay na po natin yung crankcase, didikit po yung kanyang silicone. Kasi pag may langis po yan, dudulas lang po yan, sayang lang po yung ating ginawa, baka magkaroon po ng oil leak. Yan, napupunasan po muna natin maigi yan bago natin ikabit yung crankcase. Ayan po mga kaoto, ayan na po yung transmission filter. Ibinalik po natin siya, hinugasan lang po, hindi po siya kailangan palitan kasi yung kanyang strainer po is metal strainer po siya, screen, kaya hugas lang po siya, hindi po natin siya pinalitan. Ito po yung Mirage na G4. Ayan, tatakpan na po natin. Ito po yung kanyang crankcase. Ayan, importante po na ito po yung dalawang magnet. Ayan po, naibalik po natin na maayos yung magnet. Tapos nalagyan po natin ng silicone yung paikot ng crankcase. Ayan, pupunasan po natin maigyan bago natin ikabit.
Ayan po. Kabit na po natin yung crankcase. Ayan, kinukompleto na po natin itong tornilyo. Importante po dyan, mailatag po muna natin lahat ng kanyang tornilyo bago po tayo maghigpit para mailagay po lahat. Kasi pag meron po tayo dyan hindi na ilagay, maaari pong hindi po siya mag-shoot mamaya. Magkakaroon lang po tayo ng problema. Kaya ilalatag po muna itong number 10. Ayan, number 10 po na tornilyo ito paikot. After po nating mahigpitan po lahat ito, patutuyuin lang natin ng mga 20 minutes yung silicone para lumapat po siya at hindi po magkaroon ng oil leak. Yeah. Thank you very much po. After po nito, pag natuyo po yung kanyang silicone at naikabit na po natin lahat, sasalin na po natin ang transmission oil. Yeah. Thank you po. We'll be right back.